Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, aminin ho natin ang ating mga kasalanan upang marapat po tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga kapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nagdudulot ng tanang pagdamay at kasiyahan. Ang anak mong nakabayubay noon sa krus na banal ay nagbigay ng kanyang ina upang maging ina naming tanan. Ipagkaloob mo pakundangan sa inang mapagmahal na ang iyong sambayanan ay magalak araw-araw sa ibayong kabanalang kinamit ng mga kaanib mong isinilang upang sa kandungan nito ay maakit ang sangkatauhan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Pagkakain ni Adan ng bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig kong kayo'y nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad," tugon ng lalaki. "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?" "Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa iyon?" tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain," tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginaway may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhi mo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan at ang sakaw niya'y ikaw ang tutuklaw." Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, O lungsod ng Diyos. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, O lungsod ng Diyos. Sa bundok ng Siyon, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, O lungsod ng Diyos. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay, O lungsod ng Diyos. At tungkol sa Siyon, yaong sasabihin, ang lahat ng bansa ay masasakupan. Sila'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay,
o lungsod ng Diyos. Ang poon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong do'y mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, o lungsod ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Birheng Maria mapalad, dapat magpuri ang lahat sa iyo at sa iyong anak. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Alam ni Jesus na magaganap na ang lahat ng bagay. At bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako. May isang mangkok doon sa puno ng maasim na alak. Itinuhog nila rito ang isang espongha. Ikinabit sa sanga ng isopo at idinikit sa kanyang bibig. Namasipsip ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi, "Naganap na." Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sabagat dakila raw ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus, ay nakita nilang patay na siya. Hindi na nila binali ang kanyang binti, subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus, at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Sa araw pong ito, ang Lunes po, pagkatapos ho ng Pentecostes, ay lumilingon tayo kay Maria bilang ina ng sambayanan. Sa ating ebanghelyo, narinig po natin sa tagpo ng krus, binili ni Jesus si Maria kay Juan. At sabi niya, "Narito ang iyong ina." At ito din o ang sinasabi ni Jesus sa atin. "Narito ang iyong ina." Si Maria ho na gabay natin
Siya na nag-aakay sa atin palapit kay Jesus. Siya na modelo ng lahat ng ina, lahat ng nanay na pwedeng takbuhan, pwedeng hingahan, hindi tayo huhusgahan. At ito po ang panyaya sa atin ng mahal na Birheng Maria na sa simula ng pamumuhay ng sambayanan. At maganda po no na yung kapistahan ho kahapon, ang Pentecostes, sinasabi ho nila birthday daw ho ng simbahan. Dahil nagsimula ho yumakap ng misyon ng simbahan. Ang bili ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong aalis ng Jerusalem hanggat hindi dumarating ang Espiritu Santo. At nung nanawag ang Espiritu Santo ho sa kanila, sila ay nakapagsalita ng iba't ibang lengguahe. At nagsimula na ho silang magpahayag ng mabuting balita sa lahat. Nagsimula sa misyon ang nabuo sambayanan. Kaya ho, maganda rin po sa atin bilang mga Kristiyano na biyaya ho ng Pentecostes, tayo din po ay ipahayag din natin ang mabuting balita. Patatagin natin ang sambayan ng Kristiyano. Ano ho ba yung sambayan ng Kristiyano? Huwag na ho tayong lumayo. Kahit yung pamilya ho natin, sambayan ng Kristiyano na ho yan. Ang pamilya ay isang sambayan ng Kristiyano. Kaya ho magandang paanyaya sa mga magulang na narinito. Patatagin ang sambayanan na kinabibilangan ninyo. Pagtibayin ang pananampalataya ng bawat isa. Kung sa inyong pamilya may napanghihinaan ng pananampalataya at ng loob, palakasin ang loob ng iyong sambayanan. Patatagin ang loob ng iyong sambayanan. Hindi naman ho lahat ng pamilya perpekto. At wala naman hong pamilyang perpekto. May kanya-kanyang pagkukulang, may kanya-kanyang kahinaan. Pero maganda ding tignan, even our families may be imperfect, they are still God's gift to us. Doon tayo pinapadala, doon tayo umuusbong, at hindi ba sa oras ng may problema, sa pamilya ka pa din talaga umuwi. Sa pamilya ka pa rin bumabalik. Yan ang iyong sambayanan na binubuo ng pananampalataya. At hindi tayo nag-iisa sa paglalakbay natin. Sa lahat ng mga pagsubok natin, sa lahat ng mga challenges na kinakaharap natin, hindi ho tayo nag-iisa. Nariyan si Maria na ating ina, ang ina ng sambayanan. Palakasin natin ang pananampalataya ng bawat isa. Kasama natin si Maria. Kaya wala tayong dapat ikapangamba o ikatakot. Kalakbay din natin ang mahal na ina ng mahal na poong Jesus Nazareno. Palakasin at pagtibayin ang pananampalataya ng iyong sambayanan, ang iyong pamilyang Kristiyano. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo na matularan natin ang halimbawa ni Maria nang may mababang loob, puno ng pananampalataya at laging handang tumupad sa kalooban ng Panginoon. Sa ating bawat panalangin ang ating itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway sumulong sa ating paglalakbay sa pananampalataya sa ilalim ng paggabay at pagtuturo ng ating kaparian. Manalangin tayo.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng ating pamahalaan, naway gumawa ng lahat ng paraan upang maitaguyod ang kapayapaan at pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya at pamayanan, naway magpahayag ng pasasalamat para sa mga biyayang tinatanggap ng bawat isa at ng lahat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Maria, tayo naway magsikap tayong mag-abot ng tulong sa ating kapwang labis na nangangailangan ito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong mahal sa buhay, naway makaranas ng kaligayahan sa piling ng Panginoon sa kanyang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos naming Ama, ipinadarama mo ang iyong pananatili sa aming piling sa kabutihang loob ng aming mga kapatid. Patuloy nawa naming ipahayag ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng buhay na nauukol sa paglilingkod. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Alak na ito, handog ng bayang umaas at sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaas at sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nasa dambana at gawin mo maging paghahain ng katubusang dakila upang sa pag-ibig ni Mariang Birheng Ina ng Sambayanan, kami ay maalab na makapamuhay at sa pakikipagkaisa sa pagtubos ng tanan, kami ay sa Kanya nakipagtulungan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan namin ang mahal na Birhen, minarapat mo siyang itampok bilang inang nagluwal sa pangakong manunubos at bilang unang kaanib ng sambayanan mong kinupkop. Sa krus inihabili ni Jesus kay Maria ang sangkatauhang pinagmamalasakitan niya upang magkamit ng muling pagsilang sa iyong pamilya, kapiling ng mga alagad na nilukuban ng Espiritu Santo. Si Mariyang nagdarasal ay huwaran ng sambayanang dumadalangin sa iyo. Iniakyat mo si Maria sa langit, tanda ng sambayanang sa iyo'y sasapit kapag itinampok ng iyong anak ang daigdig.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Umuli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, alingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama o pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kristong kuya ko, akain mo.
Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na June 1, Webes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-usap, makipag-ugnayan sa Records of Office ng parokya na matatagpuan sa ground floor, Cardinal Sin Building, mula ikawalo ng umaga hanggang ikalima ng hapon. Maaaring hanapin si na Miss Shirley o Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Maraming salamat po. Mga paalaala sa mga nagsisimba, pinaaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang sa dulot mong katubusan at buhay, ay dumadalangin sa tulong ni Mariyang Ina at Birheng Banal at mabuting balita ay mailaganap sa tanan. At ang Espiritu Santo ay lubos na manahan sa sanlibutan. Sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalati ka namin.
nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin.